noong February 6, ha? Take note of February 6, 1971, or 6 months before August 21, ibinaba na ni Joma. Inutos niya na. Sinabi niya dun sa 6 na Politburo member na masasabugin natin ang Plaza Miranda. Siya lang ang tumutol. Ha? Si Ibarra Tobianosa. Sabi niya, Piryong. Piryong ang alias ni Joma. Eh, baka malaman ng masaya, matatala. Hindi, sabi niya. Hindi, sabi niya. Kapag inityahan natin ng Granada ang Plaza Miranda, mamamatay, maraming mamamatay sa Liberal Party. Nangyari nga. Magbibintangan nila si Marcos. Yes. Which is magpapatayan ang mga nagaharing uri. So the Liberal Party and the Nationalist Party will have each other's necks. Yes. At yung mga kabataan na sumasama sa atin sa rally. Kasi pag-i-qualify mo yung mga sumasama sa rally, kahit ngayon ano, kung halimbawa nakapagmasakay dyan ng 10,000, hindi naman. Hindi lahat kumunista. Hindi naman kumunista lahat dyan. Kaya napakaganda ng attitude ng PNP. Bilib ako sa inyo na kahit na inaaway kayo, ginaganyan kayo, binabastos kayo, cool kayo, you retain it. Meron pang bilib ako sa inyo. No? Bilib ako sa inyo. Kung merong 10, eh wala, hindi naman sila nakakapag-master ng 10,000 ngayon. Wala na. Pinakamarami na kung nakaka 2,000 sila, 3,000 ano ha. Hindi po mga kumunista yan. Ang majority dyan ay nadadala ng sulsol, nadadala ng ingay, no ha? O baka yung iba naabutan ng 500 pesos. Pwede. Pumasahe, no? Hindi po. Yan ay maliwanag. Napakaliwanag ang pagsasalita ni Joma sa amin nung araw na kapag pumutok ang Plaza Miranda, magpapatayan yung mga nagaharing ulo. Bakit magtuturoan yan? Ituturo ng Liberal Party si Marcos bilang head ng Nationalista Party. At yung mga kabataan na nanonood, no? Yung mga tinatawag, ang tawag niya mga moderate forces, no? Sa pagkatong araw, nung lumalakas na yung kabataang makabayan, nainggit itong simbahan, ano? Nainggit yung mga pari sa Ateneo. So, nagtayo sila ng lakas diwa, no? Yung moderate groups. Nagtayo sila ng, nag-recruit sila ng sarili ng aktivista. At isa sa naakit nito si ay Hobson. Si Edjob. Si Edjob. Edgar Hobson. Si Edgar Hobson ay dating taga-Ateneo na aktivista. Napakagaling niya, napakatalino, mabuting tao. Pero nakumbinsi siya. Isa yan sa naniwala na ang Plaza Miranda ay ginawa ni Marcos. Sayang yung kabataan na yan nung araw. Sayang yung talino na yan. Namatay yan sa Davao. No? 1982. Ganyan po ang dahilan yan. So, Speaker Romualdez, tatandaan niyo ha, babantayan niyo to. Nakakatakot yan. Yung mga tatlong unggoy na yan sa Kongreso, kasama yung mga iba pang namumuno sa partido, nag-iisip sila ngayon. Kung paano ay, naku, sigurado ito. Mga kriminal yan. Nag-iisip sila ng senaryo na magkakaroon ng epekto na katulad ng nangyari noong August 21. Yun na nga yung tatanong. At ibibintang nila kay? Sa anak niya ngayon. Ibibintang nila kay Marcos Jr. Kay Vice President Sara Duterte. Pwede rin ibibintang kay Sara at kay Digong. Exactly. Very basic po yan. Walang pagbabago yan. Walang pa. Template ng CPP yan. No? Template yan. Pag-aaway-awayin. Katulad yan. Nakita na nangyayari ngayon. Napanood ko nung isang gabi si Mayor Digong, si Presidente Duterte. Galit na galit. Siyempre, anak niya. Binababoy niyo anak niya. Kahit sino-sinong tatay, ako, may anak akong babae, ay nako, punyeta kayo. Kahit na nasa Malacanang kayo, kahit na nasaan kayo, huwag niyong aawayin yung anak ko. Ha? At po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 09086553757.